guys, welcome and welcome back in my channel. This is Christy and this is Christy's Budgets. So everyone, I hope that you are doing well. If you are a new to my channel, welcome and please consider unsubscribing. And to my returning subscribers, welcome again, and I thank you and appreciate your support for coming back in my channel. So in this video guys, today is I'm so excited, yay, finally I will be able to do some savings challenges and add savings challenges. As you, if you remember last May, yung last update ko sa aking 10 pesos savings challenge, and finally now I will be able to update that and add another savings challenges. So excited ako for today's video. So let's go guys and start the video. These are the my savings challenges. I will be doing a 100 envelope challenge. By the way guys, I made this template. So, and another announcement is I'll be selling some of this template and other products that I made in my Instagram. So you can just go there. This one I made this. And then itong butterfly savings challenge, I got this from my mama na budget, .ph. And then I will also be doing this 26 weeks savings challenge from 40 plus life. So shout out to mom on a budget ph and 40 plus life. This savings challenge I got this for free. So guys, if you are interested, you can just go to her and give her love and support, and check her Etsy na din. And then by the way, see itong butterfly savings challenge, si mama na budget, you can contact her in her Instagram. She have a shop in there. And then this savings challenge, I also made this as I thought na kailangan ko ng upgrade sa aking savings 10 peso savings challenge, kasi ito yung aking savings challenge, dating savings challenge, at saka medyo nalulumaan ako kasi paper lang, and as a result na nawawalan ako ng motivation, kaya ayun, I upgraded and made this template. And then, my savings challenge na naisipan ko. This is a color game savings challenge. I will talk to that later. First, I wanna show you my other products na I plan to sell in my shop, in my Instagram. These placeholders na 500. Do you see that? And 1,000 placeholders and 5,000 placeholders. These three placeholders, I will be selling this as a printable sa aking Instagram. So if you want this printables guys, you can message me sa aking Instagram, Christy Budgets. And then so I will not be selling this as a physical product kasi limited ako sa resources to print this and then to laminate. But I suggest that if you want to print this, you print it in a photo paper and then i-laminate mo na rin para mas matagal mo siyang magamit. So kaya for now, I have here sa aking savings binder, I will replace my month ahead. Na-condense ko na to. I have a 1,000 here and i-replace ko itong aking 1,000. Ilalagay ko yun sa aking savings account. And then, i-replace ko siya nitong aking 1,000 na savings placeholder. Diba? Ayan. By the way, guys, I sinadya ko talaga siya na medyo maliit siya sa ating actual bills. Kasi, pag mag-insert ka sa ilalaminate, if ever na gusto mo siyang ilalaminate, hindi na siya masyadong mag-overlap sa ating envelopes. Kasi makakasira yun sa envelopes. So, ayan. Just enough lang talaga. You can see, turn over ko to. And then, ganyan. Diba? Gusto ko na ganito siya. Marami na yung aking envelope. Ganyan siya. Diba, guys? Bet na bet ko siya. Kasi mawapa. Flowers, ganon. And then, sa aking give, I will, may 500 ako dito. Itong isang 500, papalitan ko naman to ng ganito. I plan to print another batch naman para may pang ako exchange, di ba? So, ayan guys. Okay, 500. May pa sunflower. Okay guys, so if you're interested with this placeholders, you can go and check in my Instagram, and ito rin aking 5,000. As you can see guys, small increments are small lang yung, maliit lang yung hindi 10,000 pesos at saka 20,000 pesos. Kasi sa akin, impossible para sa akin sa ngayon na magkaroon ng 10,000, 20,000 pesos na money.
on hand. So, kaya ayun. Yun na muna. Okay, and then I also made this mini savings challenge na ito, 500 pesos na mini savings challenge. So, you can also insert this sa iyong envelopes. An example nito is itong aking debt envelope. Nalagay ko siya. So, ganyan na siya, guys. So, pag lalagay ka, madali mo lang talaga siyang ma-insert. Kasi, cute lang ng kanyang size. Super cute. So, ayan, guys. I have laminated actually this, but I will be selling this as a printable lang. Okay? Kasi, as I said before na, I don't have any resources para mag-print and then yung mag-laminate. Ganun. At saka, ito din aking 1,000 pesos na mini savings challenge. And then, etong aking 2,000 pesos mini savings challenge. So, as you can see guys, hindi siya malalaking amount. Kaya, achievable lang talaga siya para sa mga low income earners na gaya ko. So, you can do this. For example, you can do this in a month. And then, this one in a month, makakaya mo lang natin siguro to. At saka itong 2,000 pesos. So, I have here 20 pesos na big amount and 40 pesos lang. So, as you can see, maliliit lang na amounts din. Itong sa aking 500 pesos, tag 20 lang. And then, itong sa 2,000 pesos is my 40 pesos at saka 80 pesos lang. Yun lang ang ating ilalagay. So, as you can see, may start date kung kailan mo na sinumulan. And then, sa end date kung kailan mo siya natapos. Ang total nito is matapos mo ng shade ito is 2,000 pesos. And ito 500 and ito 1,000. So, guys, as ibebenta ko to sa aking Instagram. Itong tatlong mini savings challenges ang ma-avail nyo kasi I will be selling this as a printable as I said before. So for now, kasi medyo gitit tayo, I will just be doing this 500 mini savings challenge. So ilagay ko muna siya. Okay, so ito ang gagawin ko at saka yung iba. Okay, so by the way, I will be putting my savings challenges aside sa 100 envelopes and sa aking 10 pesos dito sa aking binder. Na ito. Actually, binigay lang sa akin ito ng aking bayaw kasi hindi naman niya ginagamit kaya itong naisipan kong gamitin. Parang hindi na ako bumili ng additional binder. So, ayan. Ito, lalagay ko lang siya. Diba? Pack na pack. Kaya, so, okay. So, kunin ka muna yung aking savings dito. Okay, guys. So, ito yung aking na-save para sa aking mga savings challenges. So, let's have, we have 100, 2, 3, 50, 70, 90, 4, 10, 4, 30, and 450. So, guys, ito lang yung ating hahati-hatiin sa aking mga savings challenge. Okay. Okay. So, sa aking 500 mini savings challenges, maglalagay lang ako ng dalawang 420 pesos. Okay. Okay. 1, 2. So, shade ko itong 20 pesos. Dalawang. Okay. So, for this mini savings challenges, I will use this sa mga school supplies ng aking mga kiddos for another school year, di ba? So, 500 pesos, mini savings challenges, and 2 down. So, lagay ko siya dito sa aking. Yan. And then, dito na tayo. Ang gulo ko. Ang setup. Okay naman, sa aking 100 envelopes challenge, I actually purchased a envelopes galing kay Live Budgets. Actually, na-unbox ko na to in my previous ano. So, ang gagawin ko dito is sinadya kong blank siya para kung ano lang yung kaya kong ilagay dito, siya lang yung makalalagay ko. Hindi yung need kong maglagay dyan ng 100 pesos, ganun. So, kaya itong aking. So, for my envelopes, I will be adding 100 lang para pang starting, diba? So, what I will do is, I will add the color this, one envelope. And then, mag-a-add ako naman kung magkano yung nalagay ko. So, itong 100. 100 pesos. Yan. Okay. So, 100 pesos is... So, I will get a, ano... And then, maglalagay ako dito ng amount. 100 pesos. Okay. So, 100. Okay. So, ayan. Nalagyan na natin. Yan lang muna for now sa aking 100 savings, 100 envelope savings challenge, and then sa butterfly challenge, for now is maglalagay lang ako ng, 20 pesos. Ano ba 20 pesos? Ay, wala dahil. Sige, lagyan natin siya ng 50 pesos. Beto 50. Okay, so maglalagay ako ng 50, saka magkocolor tayo ng red. Pero lang kasi meron ako. So, dito muna tayo. Okay, so lagay na natin. So, dito sa butterfly. Nalagyan ako na kasi ng label ko. Nilagyan siya ng, ng butterfly. Okay. Done. And then,
sa aking 26 weeks savings challenge, maglalagay ako, ilan pa ba? 100 pesos, pang starting lang. Gamit naman tayo ng blue. Okay. Hindi na ako magulay kasi kakakaroon mo yung nabili ko. Ako na yan. Lagyan ko na 100 pesos. Okay. Tapos, ilagay natin sa aking envelope. 26 weeks ito. Yan, okay. And then, sa aking 10 pesos savings challenge. First, i-update ko muna to. Okay, so dito sa aking old tracker, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 rows, 9 rows na na, tapos, and then 3. Okay, 10 rows. So, i-color ko muna to and I will come back. Okay guys, ang ginagawa ko para makasave ako ng 10 pesos savings challenge. First, if ever na I may change ako na 10 pesos na coins, so sinisave ko na siya. Hindi ko na siya ginagasto. And then if ever pag umuwi si hubby na may 10 pesos coins din siya, so nilalagay ko na doon sa aking budget na para yon sa aking 10 pesos savings challenge. Kagaya nung nakaraan, umuwi siya na may 100 pesos bali na 10 pesos na coins, kaya nilagay ko sa aking budget na 10 pesos 10 pesos savings challenge is ang nilagay ko is 100 pesos. So ganun ang ginagawa ko guys. Kasi ang start date ko nito is December pa kasi, 2021. Yeah, last December. Oh yes, December 12, 2021 ko siyang sinimulan, but hindi ko siya nabigyan ng focus kasi hindi ko alam, siguro kulang sa discipline. So guys, ang goal ng 10 pesos savings challenge para lang sa akin na is to start the habit na mag-save kahit konti lang yung amount. So hindi natin need ng malaking amount para ma-save. So kaya ayun. Ito is nakikita ko yung progress na nagagawa kong mag-save ng 10 pesos. Kasi nung una, before I would just, as if I ever I have a 10 pesos coins, I will just buy it with some knickknacks here and there, and then wala akong na-save, diba? So, sa ngayon is, na-save ko siya kasi naisip ko ay, I will not spend this 10 pesos kasi ilalagay ko siya sa aking jar. Diba? So, kaya, unti-unti na changing mindset ko about sa coins na nabibigay ko, nakukuha ko, or nare-receive ko. Kaya, ayun. So, guys, if you want to start savings, lalo na kung low-income earner ka naman, is, start with the small amounts, or small increments. So, like this, 10 pesos lang yung start ko. Actually, matagal bago ako nakaabot sa dito. Ang last update ko this sa savings challenge na to is mga May pa. So, ayan, mag-July na. Ang tagal. Kasi mahirap din naman kasing kumuha na makakita ng mga 10 pesos coins at saka wala naman. Mahirap talaga maghanap ngayon ng 10 pesos coins. Kaya, para akong tanga. Pag nakakita ako ng 10 pesos coins, ang natutuwa ako. I feel so happy. Natatawang yung mga kids ko, mama, unsa man kamo ay bisbiso. Gaganon ng mga bata ko. Okay guys, so ang start date ko nito is December 12. Ito nilagay ko December 12, 2021. Kawawa naman. Pero it's okay. So ang start date is December 12, 2021. Esensyahan niyo na yung aking handwriting. Okay, so for the yung last update ko dito is May. At ito na yung na-shadean ko. And then for the past few weeks, a few months, ito yung aking na-save dito sa aking coins. Ang ginagawa ko kasi is, dito ko muna siya nilalagay, at saka, syempre, para ma-film ko, pag na mag-film na ako, ilalagay ko siya dito, diba? And then, may din ako tracker habang hindi ko pa siya nalalagay dito, ito. As of now, nag-film ako nito is, this week, this day, 6 June 24, and then, ito na ang lagay na na-save ko dito. So, that is 1,510 pesos. So, nakita niyo dito, guys. Nung June 19, umuwi yung husband ko, may 10 pieces siya na tinag 10 pesos. So, that is 100. And then, my coins ako na 40 pesos. Kaya, ayan, 140 pesos. Then, the next day, umuwi na naman siya. Actually, dalawang beses lang yung nangyari eh. 2 days lang. Umuwi siya na may 10 pesos na coins na worth 100 pesos. And then, my coins din ako na 10 pesos na na-save. Kaya, ayun. May 20 pesos kaya ayun, 120 pesos. Actually guys, sinasama ko rin yung 20 pesos na coins. And then, ang stock natin ngayon is 1,510 pesos.
Okay, so, di ko na siya ika-count kasi na-count ko na siya. Yan. So, ito siya lahat. Yan. Diba? Dati kapag nakakita ako ng ganito karaming coins, ang isip, nasa isip ko is shopping. Tara, gawin tayo sa ano, malapit na ano department store. Sa tindahan, bili tayo shopping, gano'n ang isip ko. Pero ngayon, hindi. As in sa ngayon. Excited kasi ako na matama tapos ko ito. So, kaya, ayan, lalagay na natin. Medyo matatagalan ko. Ang kamay lang yung ginagamit ko kasi nag-multitask ako. Dual task. Papa Dede habang nag-PM. Okay, ayan. So, medyo mabigat na yan. And then, mag-color na naman ako dito ng 151 circles. Diba? Ang dami-dami. Gagamit doon ko itong red. Okay, so guys, ayan na siya. Ang aking, 10 peso savings challenge as of now. Ito. Nakaka 2/3 na ako. At 1/3 na lang. I am sorry. I'm talking. Kala ko nakikita sa camera. Ayan, ang update. Yan ang update ng aking savings challenge. Ayan, di ba? Itong dito na lang na part ang ating fill up sa susunod na naman. Okay, so, 10 peso savings challenge is done and I'm so happy with that. Medyo nangalay yung kamay ko. Okay, yan. So, dito tayo guys sa aking color game savings challenge. So, actually, inspired ko sa isang game sa Peria. Dito sa naisipan ko lang siya. Natuwa kasi ako sa concept ng laro ito where ayun. So, savings challenge na to is also a I will post it in my Instagram and then you can upload it in via printable din ito. So, in PDF din. Ikaw nang bahalang mag-print. So, ang concept nito is place your bet or your money in whatever color na gusto mo, whatever color that you chose, and then roll mo yung 3 dices, colored 3 dices, and then ito siya. Ito siya ang ating dices. Actually, kasama to sa printable na na package ito. Tatlong page kasi ito. Itong tracker, and then itong board, and then itong mga cubes. No? So, this then every same color that comes out, you will add the same exact amount as your bet. Then, you color the box, and then with the color where you put your bet, and then you mark the amount that you see. So, dito mo siya i-roll. I will actually insert here ng ginawa ko sa habang sineset up, ginagawa ko tong paper cubes. Ayan, meron tayong yellow, may white. Ayan, meron tayong pink, may white, may red, may blue, may green, and the last one is yellow. So, ayan. Ang gagawin natin, let's just... Okay. Halimbawa, ito yung ating gagawing board. Tsaka ito yung ating dices. Halimbawa, maglalagay ako ng 20 pesos. Ang gusto ko na kulay for today is itong red. So, red. Sa red ko siya ilalagay. Red. And i-roll ko itong aking dices. I will roll this dices. I have put here my bet. 20 pesos dito ko ilalagay sa aking red spot. Then, roll natin siya. Ayan. So, walang red na lumabas. There's no red. So, kaya, ang gagawin ko is, paglagay ko dito is, magkukulay ako ng red. Ito lang aking color. Red. Medyo red. Okay. Color ko ng red. Okay. And then, magmamark ako ng 20 pesos here. Ganon. Diba? Okay. Ayan. So, ganyan siya. Okay. So, ilalagay ko siya sa aking envelope. Ay, wala. Hindi ko under here. Dito ka na lang siya sa susunod sa butterfly dito na lang. Ay, dito. So, ganyan. Meron ako na 20 pesos here. Diba? So, ganun lang. And another, let's do another one. Halimbawa, gusto ko maglagay ng... So, halimbawa, is 5 pesos coins yung ginamit ko. And then, dalawang colors yung lalagyan ko. Itong pink at saka itong white.
So, i-roll ko na naman itong aking die set. Tsaka, tingnan natin kung may lumabas na pink and white. Ayan. So, may pink. Ayan pa lumabas yung dalawang pula. May lumabas na pink. Kaya, pag may isang lumabas na kulay, ang mangyayari is, mag-a-add ako ng isang 5 pesos. Ang mangyayari is, magiging 10 pesos na yung aking ilalagay sa aking, savings. Diba? $1 peso. 20 pesos dito sa pink. At saka lumabas yung tatlong color ng pink. So, magdadagdag ka ng tatlong 20 pesos. So, magiging 80 pesos na yung iyong savings. Diba? So, hayahan yun. So, for na. So, if you're interested, guys, you can go to my Instagram and then you can avail this. So, hope you guys you like this concept ng color game savings challenge ko. Kahit na medyo blur yung aking video kasi, alam mo na. So, guys, may natira ako dito na 120 pesos. So, laruin naman natin ulit to. Okay, so, itong dalawang 20, lalagay ko sa green and sa yellow. So, roll natin ang dice. Okay, so, may lumabas na isang green. Kaya, and walang yellow, kaya itong 40 pesos. 40 pesos is ilalagay natin. Okay, so, punta tayo sa ating tracker and then maglalagay tayo ng 40 pesos. Una ko munang lagay yung 40 pesos. Then mag-color tayo ng green. Okay. Yellow, green, green. Okay. Ang ginamit ko lang guys is old na crayons ng mga feeds ko. Mga bali-bali lang ganun. Okay, so, yan. So, as of now, I have 60 pesos here in my savings. May 20 kanina, 20 at saka itong aking 40. Diba? Nakakatuwa naman. Natutuwa kasi ako sa concept niya, kaya itong naisip ko. Diba? So, ayan. And then, may natira tayong 100 pesos. I think, ilalagay ko siya sa aking butterfly savings challenge. So, sa, may 100 ba? Ay, may 100. So, ang 100 is yellow. So, ito 100, ilalagay ko dito. Ayan. Okay, so, 100, lagay natin dito. Okay. Butterfly. So, meron akong 150 pesos. Butterfly. Yan. So, that's it, guys. Thank you very much for watching my video. Kasi, I'm so excited filming this video. Kasi, I am able to do some savings challenges na rin. So, if you want to purchase, butterfly savings challenge, this is from my mom on a budget. You can contact her in her Instagram shop. She have there an Instagram shop. Ito yon ang kanyang Instagram shop. And then, I will link her, account sa description na rin. And then, if you want to have some... So, if you want to purchase a 26 savings challenge or any other savings challenges, you can go to 40 Plus Life kay Veronica. And then, she have an Etsy shop then. I will link her Etsy shop if I can. Kasi, hindi naman ako nagsishop ng overseas. Di pa natin kaya niya full. And if you want naman to avail 100 envelope challenge, you can go to my shop. Kasama na rin ng aking 10 peso savings challenge. Sabay-sabay ko na to silang i-post sa aking Instagram and color game savings challenge. At kasama din ng mga placeholder ko at yung aking mga mini savings challenges. Ito siya. So guys, if you want lang naman. And then, of course, if you want to purchase mini envelopes na 100 envelopes challenge, you can avail this sa kay Larry Budget. So, if walang box, that will be 350 pesos. And then, if naka-box na siya, that is gonna be 450 pesos. So, for me, kasi may nakita na akong box. Ito, cute to. Recycled box na ginawa ko. Yung walang box lang yung kinuha ko, in order ko sa kanya. So, yan guys. So, thank you so much guys for coming in this video. And kung nakaabot ka sa point na to. So, thank you so much guys. So, I appreciate each and every one of you. So, thank you. And don't forget to give this a like and then comment down below. And if you enjoyed watching this video, kasi I love watching savings challenges from other creators then and lagi kong sinasabi na sana gawin. So nagawa ko na rin saka. Savings challenges and then, 'di ba? To make savings more fun and enjoyable, 'di ba? And then so ayun na guys, so please consider subscribing na rin para makaabot ako ng so for now I am 53 subscribers. So help me guys reach 60 subscribers. So this is Kristy again from Kristy's Budget. So thank you very much and I will see you in my next video. Bye! Have a great day ahead!